Fatal wounds to the head and face killed 55-year-old Sonia Gregorio and her 25-year-old son Frank Anthony. They were shot dead at close range by Police Staff Sergeant Jonel Nuezga at their residence in Paniqui, Tarlac. Witnesses say Nuezga had gone to the Gregorios to investigate who was shooting an improvised firecracker. Nuezga is currently detained in Paniqui, Tarlac. He's facing 2 counts of murder. Aminado siya dun sa nagawa niya and makikita mo yung pagsisisi sa mukha niya. And for example, humingi siya ng VIP treatment. Hindi ho pwede yun. The PNP Internal Affairs Service vows to resolve the case within 30 days. The National Police Commission also confirmed Tuesday Nuezga is facing 5 more cases, including his non-appearance in a drug case hearing which led to its dismissal. He also did not submit himself for random drug testing. Records also show Nuezga was also charged with homicide twice, grave misconduct, and serious neglect of duty. Dalawang kaso ito, yung una, yung sa C5, no? Sa San Dionisio yata, Paranaque yun. Dalawa po yung namatay doon, 2016 ito nangyari, pero na-decision na noong 2018 yata o 19 ng RIAS. Dalawa lang sila dito nag-bypass operation. Dinispatch sila para mag-bypass. So, inalam ko pa kung sinong bumaril noon, kung sinong pusurbayer at sino yung bumaril doon sa isang biktima. Kaya sila kinasuhan ng homicide. Hintay ko pa doon. Pero doon sa isa na homicide, hindi siya kasama sa barilan. According to the NAPOLCOM, Nuezga was charged with grave misconduct for extortion in 2014. Doon silang binampot na 2 tao. And they brought this person to the police station in exchange for his liberty. They asked for a certain amount of money. Ito po ang nire-review rin ng ating pamunuan dahil medyo mabibigat po yung mga kaso sa kanya. A PNP psychologist says unmanaged stress from work and his personal life possibly caused Nuezga's aggressive behavior. Presidential spokesperson Harry Roque, however, notes Nuezga cannot claim insanity for his defense. Masyado na silang exposed, no, dun sa mga tinatawag na traumatic incident, no? No, na makakita sila ng kasamaan nilang nasugatan o kaya sila yung mismo nakasugat dahil nagkakaroon sila ng tinatawag na post-traumatic stress reactions ay nagdudulot ng depression, no, ng anxiety, yung sobrang pag-alala o yung pag medyo lumala na yung tinatawag na schizophrenia, no, o yung mga psychotic disorders, no, pag hindi na-manage.